Mga puso, pansamantalang isinara kanina ang southbound lane ng Kalayaan Avenue sa Quezon City dahil sa natumbang puno ng akasya. Alamin natin kung madadaanan na ulito ng mga motorista sa live report ni Victoria Tulad. Victoria, cleared ka ba? Ivan, yes Ivan, alas 6:30 ngayong umaga nang mabuksan na sa mga motorista yung dalawa sa tatlong lanes nitong southbound direction ng Kalayaan Avenue sa Quezon City matapos nga bumagsak dito pasado alas 3 ng madaling araw yung isang puno ng akasya. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, inaalam pa nila yung mismong dahilan ng pagkakabuwal ng puno pero sinabi ni Rufino Lim, isa sa kanilang mga team leader, na posibleng bumagsak ito matapos maputol ng construction workers ang ugat ng puno. May ginagawa kasing gusali ng Quezon City malapit sa puno. Hindi lang masabi ng CDRRMO kung kailan pinutol iyong ugat. Ayon naman kay Mike Marasigan, ang head ng CDRRMO, iimbestigahan din kung naging dahilan ba sa pagbagsak ng puno ang pag-ulan kagabi. Pasado alas 6 nga ng umaga kanina na magsimulang maputol ng otoridad ang katawan nitong acacia tree gamit ang mga chainsaw. Itinulak na lang muna nila sa gilid ng kalsada ang mga naputol na bahagi kaya hindi pa madaanan ang isang lane. Medyo napabilis iyong trabaho dahil tulong-tulong na iyong mga tauhan ng CDRRMO, ang Environmental Protection and Waste Management Department at ang Department of Public Order and Safety. Ang Department of Public Works and Highways katuwang din sa pagtatanggal ng mga naputol na sanga. Nagdala sila ng truck para mabilis mahakot ang mga ito. Sa laki ng puno, naharangan nga nito kanina ay yung dalawang lane dito sa may southbound ng Kalayaan Avenue. Umabot din ang mga sanga nito sa northbound lanes kanina pero natanggal na ang mga ito. Wala naman daw nasaktan sa insidente, bagaman mayroong kotse na tamaan ng tumumbang puno. Kanina ay bumalik ang may-ari ng kotse na si Manny Buenviaje. Nabasag ang kanang bahagi ng kanyang windshield. Anya, umalis siya dahil walang pulis sa lugar kanina. Pero ngayon nga ay tinatanong niya ang CDRRMO kung paano siya matutulungan ng mga ito. Ayon naman sa hepe ng CDRRMO, bibigyan ng danyos ng lokal na pamahalaan si Buenviaje kung mapatutunayang may pagkukulang sa kanilang panig. Ivan, sa ngayon dahil nga bukas na itong southbound direction ng Kalayaan Avenue ay tuloy-tuloy naman yung takbo ng mga sasakyan. Kanina, yung northbound directions, yung mga lane dyan, binabit yan para sa mga sasakyan na papunta sa parehong norte at sa timog. Pero sa ngayon nga, Ivan, ay tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan. At yan muna ang latest mula rito sa Kalayaan Avenue. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Victoria Tulad.